Nakibalita naman tayo sa operasyon ng DSWD kaugnay sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasalanta ng bagyo kamakailan. Makakasama po natin si Assistant Secretary Romel Lopez, spokesperson ng DSWD. Sir, magandang umaga po. Yes, Sir Audrey, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakatutok sa langit. Okay, ASEC, ilang pamilya na po ba o individual ang nakatira ng tulong ng DSWD kaugnay ng bagyong Florita? At saang mga lugar po ito? Okay po, Sir Audrey. Sa ngayon po, ang binabantayan natin na sa 29,447 po na mga pamilya o nasa 113,000 individuals po ito na mga apektado po na barangay na sa Kabuuan ay 558 po. Ito po ay sa mga region ng Region 1, 2, 3, Calabarzon, NCR at CAR. Sa ngayon po ay nasa 1,400 individuals po ang nananatili po sa Labingsiyam na temporary shelter natin. May mga evacuation na lang po tayo ay Region 1, 3, NCR at CAR. Sa mga kababayan naman po natin na nasa outside po ng mga evacuation center, sila po ay nasa 1,023 na lamang. Ito po yung nakikitira sa kanilang mga kamag-anak. So ngayon po, ang mga pinaabutan natin ng tulong ay dyan nga po sa mga rehiyon na yan ng Region 1, 2, 3, Calabarzon, NCR at CAR. Sa Kabuuan po, ang ating pong humanitarian assistance na ipoprovide na po sa ating mga kababayan ay nasa 7.2 million pesos na po. 4.8 million po dito ay galing po sa DSWD. 2.1 po ay galing naman sa LGU, habang nasa 30,000 po ang galing po sa mga NGOs at iba pa po nating mga partners. Sa ngayon po, Sir Audrey, nais ko rin pong ibalita sa ating mga kababayan na meron pa po tayong 760 million na quick response fund na maaari pong ipamahagi. Ito po ay galing po dito sa central office, habang nasa mga 30 million worth po ng mga quick response fund naman ang available po sa Region 1, 2, 3, Calabarzon, NCR at CAR. So ito po, wala po tayong nakikitang problema na maayudahan po ng mabilis yung ating mga kababayan. Okay, ASEC, bukod po sa relief goods, ano pa po bang assistance bukod sa mga nabanggit ninyo ang ibinibigay pa ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo? Yes, opo. So bukod nga po doon sa mga relief goods na talaga namang tasking po ng DSWD, nabibigay din po tayo ng mga cash assistance doon po sa ating mga kababayan na labis pong naapektuhan nitong pananalasa po ng bagyong Florita. Sa ngayon po, sa aming pong datos ay nasa 77 po yung damaged houses. 16 po dito ay mga totally damaged, habang 61 po yung partially damaged doon po sa Region 1, 2, 3 at CAR. So ito po mga kababayan na ito ay pinaabutan po ng tulong ng DSWD, kabilang na rin po doon sa ating mga kababayan na sinawing palad na nasawi po sa pananalasa ng bagyo, ay binibigyan din po ng cash assistance ng DSWD. Bukod po dyan, yung psychosocial intervention o yung counseling ay ginagawa rin po ng DSWD para naman po malagpasan ng ating mga kababayan yung trauma na pinagdaanan po nila sa pananalasa po ng bagyong Florida. Okay, sir, bukod po sa mga nasalanta nating mga kababayan sa Luzon, nagdeklara na rin po ng state of calamity ang BARM dahil sa pagbaha. Kamusta rin po ba yung sitwasyon ng pamahagi ng tulong sa lugar? Yes, opo. Well, sa special po ang ating arrangement po sa BARM, pagkat siyempre po sila po ay may autonomy doon po sa kanilang lugar. Pero just the same po, yung DSWD po ay handa pong tumulong para po sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa BARM. Ito nga lang pong ating mga fundings at ayuda idadaan po natin sa kanilang Ministry of Social Welfare. Pero just the same, ang DSWD po, masa po kayo na kaagapay po kami ng ating po mga kababayan po sa BARM. Okay, sir, sa mga ganitong sitwasyon, kamusta rin po yung pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pang mga ahensya at LGU upang mas mapabilis yung pagtugon ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan? So, yun nga po ang gusto nating i-improve sa atin pong administrasyon ngayon ni Secretary Erwin Tulfo, yung mas mapaigting pa yung tulungan po ng LGU at din ng DSWD. Kasi kailangan po nating tanggapin na paminsan-minsan ay hindi po mawawala yung mga kababayan po natin na hindi talaga naaabot ng tulong.
o nahuhuling napapaabutan ng tulong. Kasi po, siyempre po, halimbawa po, ang isa pong munisipyo ay badly affected din nung kalamidad. Siyempre, nahihirapan po mag-function ang mga yan. At ang inaasahan po sana natin, ano po, sa atin pong mga kababayan, kaya nananawagan din kami, kung kayo po yung magiging biktima ng kalamidad at may isa o dalawa sa inyong household na malakas pa naman ang pangangatawan, maaari pong ipagbigay alam po yung inyong pong sitwasyon, ano po, sa inyong pong barangay, kung functioning pa ito, sa inyong pong munisipyo o sa inyong pong lungsod, para po malaman ng LGU una yung inyong sitwasyon at yan po ay ipapasa rin po nila sa amin, lalo na kung sila po ay depleted ng pondo o hirap na rin po mag-function, at dyan naman po papasok yung DSWD para tumulong sa ating mga kababayan. On our part po sa DSWD, as long as malaman po namin na sitwasyon ng ating mga kababayan ay hindi po aabutin ng 24 hours, ay darating po ang assistance na kinakailangan ng ating mga kababayan. Okay, Asek, sapat pa rin po ba ang pondo para sa taong ito? Sakali lang ha, pero wag naman sana na may mga dumating pang iba pang mga kalamidad sa ating bansa. Yes, opo. Yan po yung assurance sa atin ni Secretary Erwin Tulfo, no, na talagang ready po yung DSWD para po sa pagbibigay asiste, ano po, o ayuda sa ating mga kababayan na wag naman nga po sana ay maapektuhan ng kalamidad. Ano po, lalo na alam na natin na hindi pa naman po tapos ang taon, and usually, historically, yung latter part of the year, dyan po tayo talaga dinadalaw ng malalakas po na bagyo. Ano po, pero at this point po, meron po tayong 1.7 billion pesos po na kabuang standby funds, quick response fund na meron po yung DSWD. So yan naman din po, kung kakailanganin o mauubos man, ay maaari din po tayong mag-request sa DBM para po i-replenish ito. So yung ating mga kababayan, pumanatag po sila dahil yung DSWD po ay sisiguraduhin na lagi po kaming may sapat na pondo para sila itulungan. At yung pong aming mga assets, yung aming pong mga family food packs o relief goods ay pinipreposition na po namin sa mga LGU o sa mga strategic na lugar na malapit po dun sa mga ating disaster prone area o kaya yung mga lugar na nakuha natin projected po na maaaring tamaan ng anumang kalamidad. Okay, Asek, balikan lamang po natin ang update sa paghahati naman ng tulong para sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol sa Northern Luzon noong Hulyo. Meron pa po ba tayong mga kababayan na nasa evacuation center o hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan na patuloy na tinutulungan ng DSWD? Well, opo, sa totoo po ngayon, ang atin pong nasa in-site evacuation na po, ito po ay hanggang kaninang alas 6 ng umaga, ano po, ay nasa 981 individuals pa rin po yung nasa evacuation center nating mga kababayan. Siyam na evacuation centers na lamang po yung ating minimaintain ngayon. Sa ngayon din po, yung outside evacuation centers naman, dahil yun nga po, marami pong naapektuhan ng mga houses, nasira po, ano, umaabot po sa halos 1,000 po yung totally damage po doon sa Region 1, 2, at saka yung car, ano po, na ito po yung pinakalabis na naapektuhan nung 7.0 magnitude quake dyan nga po sa Abra. So, ang ginagawa po ng DSWD, tuloy-tuloy po, yung siyempre pagbibigay natin ng tulong doon sa ating mga kababayan. Dahil yan din po ang gusto ni Secretary Erwin Tulfo at ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulungan talaga yung ating mga kababayan hanggang makarecover sila at makabalik sila sa normal na pamumuhay. Nais ko rin pong ibalita na para po doon sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan nga po ng lindol po sa Northern Luzon, nasa 159 million na po ang ayuda pong naibibigay ng DSWD, ng local government, at mga NGOs po at iba pa nating mga partners. So, asahan po ng ating mga kababayan na despite po na medyo ilang halos isang buwan na po yung nakalipas noong manalasa po yung lindol sa Northern Luzon, ay hindi po natin kinakalimutan bagkos patuloy po nating inaasistehan yung mga apektado pa rin nating kababayan. Okay, Asek, bilang panghuli, ang mensahe po ng DSWD para po sa ating mga kababayan. Yes, opo. Para po sa ating mga kababayan, ano po, sinisiguro po ng DSWD sa pangunguna po ng ating Secretary, Secretary Erwin Tulfo, na kung ano man po yung kalamidad o sakuna
na darating sa ating bansa, no, sa tulong po ng aming mga masisipag na nakawani dito sa DSWD at siyempre po sa pakikipag-ugnayan sa mga national agencies po natin at siyempre mga local government units, ano po, ay ang DSWD po ay handang tumulong po para sa ating mga kababayan. Mas mainam nga po, pinaalala lang namin na mas maigi po kung kayo po ay nakaranas ng anumang sakuna, ipagbigay alam po sa inyong barangay o LGU. At pag yan po ay nakarating sa DSWD, amin pumuulitin, hindi po aabutin ng 24 hours, darating po ang inyong hinihinging tulong. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapanayam po natin si ASIC Romel Lopez, tagapagsalita ng DSWD.